Magandang araw mga kababayan at welcome sa isa na namang edisyon ng ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors. At kung bago ka lang sa channel na ito ay pindutin mo na ang subscribe button at bell notification button para lagi kang updated sa ating mga reviews sa iba't ibang mga kumpanya at reactions sa mga nangyayari sa ating paligid. Para sa episode na ito, ay ating ipapabatid sa ating mga kababayan ang recently na inirelease ng Securities and Exchange Commission na advisory laban sa dalawang kumpanya na ating nagawa ng content nito lang mga nakaraan. So, simulan na natin ito, mga kababayan. Unahin natin itong Apollo Drug Store and Diagnostic Center Inc. o Apollo Drug Store. So, ang advisory ay nagmula sa Enforcement and Investor Protection Department. At kung kayo'y may mga kumpanya na nais i-verify, dito rin kayo sa department na ito, maaaring magpadala ng email dahil napaka-responsive nila at probably 2 to 3 days meron na kagad silang response sa ating mga inquiries. So, let's proceed dito nga sa SEC Advisory laban sa Apollo Drugstore Diagnostic Center Inc. Ito ang nilalaman. Sabi dyan, the commission has received information that an individual or group of persons representing an entity named Apollo Drug Store and Diagnostic Center Inc. are enticing the public to invest their money in the said entity with the promise of high monetary rewards or profits. Apollo Drug Store claims to be engaged in a drug store business. Based on the reports and the information gathered and verified by the commission, Apollo Drug Store entices the public to invest by offering a co-franchising program starting from 100,000 up to 5 million pesos that guarantees a passive income up to 12,800,000 or for 5 years. Tapos andyan, papakita natin mga kababayan yung kanilang mga ino-offer nga ng mga package. So, basahin uli natin yung karugtong. Sabi pa, as the above described scheme involves the sale of securities to the public in the form of investment contracts, the Securities Regulation Code requires that these securities are duly registered with the commission and that the concerned entities and or its agents have appropriate registration and or license to sell such securities to the public pursuant to Section 8 and 28 of the SRC. The public is hereby informed that while Apollo Drug Store and Diagnostic Center Inc. has been registered with the commission as a corporation on 3 October 2020 under company registration CS2020-09100. However, it is not authorized. So, inuulit ko, it is not authorized to offer, solicit, sell, or distribute any investment securities to the public. Such activities require a secondary license from the commission. And the securities of investment products should likewise be registered with the SEC before they can be offered or sold to the public under Section 8 and 12 of the Securities Regulation Code. Malinaw ang pahayag ng Securities and Exchange Commission na hindi otorisado ang pag-ooperate at pag-o-offer ng investment ng Apollo Drug Store sa publiko. So ituloy natin yung nilalaman ng SEC Advisory. Sabi dyan,
Consequently, those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents of Apollo Drugstore in selling or convincing people to invest in its investment schemes, including solicitations or recruitment through the internet, may likewise be prosecuted and held criminally liable under Section 28 of the SRC and penalized. So, ibig sabihin, lahat ng mga nag-o-offer ng, let's say, sabihin natin, mga uplines, yung mga agents na nag-encourage ng mga tao na mag-invest nga para dito sa Apollo, na ay meron silang criminal liability dahil sa kawalan nga ng secondary license ng Apollo Drugstore. Plus, even itong mga agents ay nangangailangan din ng lisensya upang makapag-offer nga ng mga investment. So, to continue, with Section 28 of the SRC and penalized with a maximum fine of 5 million pesos or a maximum penalty of 21 years imprisonment or both pursuant to Section 73 of the SRC. Also, those who invite or recruit others to join or invest in such venture or offer investment contracts or securities to the public may incur criminally liability or otherwise be sanctioned or penalized accordingly as held by Supreme Court in the case of Securities and Exchange Commission versus Odin Santos, GR number 195542, 19 March 2014. In view thereof, the public is hereby advised not to invest or stop investing in the investment schemes being offered by Apollo Drugstore or its representative. At maaaring mag-send ng information regarding sa operation of the subject entities dito nga sa epd@sec.gov.ph. So yan, malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Securities and Exchange Commission na illegal ang operation nitong Apollo Drugstore. Ngayon, putahan naman natin yung isa pang scam company na ating nagawan din ng content recently. At ito nga ay ang Ayuda for All Computer Trading or yung AFA, Ayuda for All, sa pamumuno ni Airo Joshua Rehano Portugal. At ang ito, tignan natin mga kababayan yung nilalaman ng SEC advisory na nagmula din sa Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Sabi dyan, the Securities and Exchange Commission has received information that individuals or group of individuals representing Ayuda for All Computer Trading, AFA, Ayuda for All, led by Airo Joshua Rehano Portugal, are enticing the public to invest their money in the said entity with the promise of monetary rewards profit. So, andyan, papakita natin mga kababayan yung mga nilalaman at yung pagkakakilanlan nga rin ng kanilang CEO na si Airo Joshua Portugal. Pati yung kanyang picture andyan nakalagay. At sabi pa, the company is enticing the public to invest in any of the six packages they are offering, which would earn an income ranging from 20% in just 7 days to as high as 500% for only 60 days. So, andyan mga kababayan, ipapakita natin yung kanilang mga packages nito nga Ayuda for All. Meron silang package 0, nakikita ka ng 20%. Package 1, kikita ka ng 30%. Package 2, 200%. Package 3, 300%. Package 4, 400%. And then package 5, 500%. Tapos, andyan din yung kanilang mga DRB tsaka indirect referral bonus. Andyan, papakita natin.
So, let's continue dun sa nilalaman ng SEC advisory. Sabi dyan, as the above described scheme of Ayuda for All Computer Trading, Ayuda for All, AFA, propagated by Iro Joshua Arellano Portugal, involves the offering and sale of securities to the public. The Securities Regulation Code, SRC, requires that these securities are duly registered and that the concerned corporation and it or its agents have the appropriate registration and or license to sell such securities to the public excuse me, pursuant to Section 8 of the SRC. Both Ayuda for All Computer Trading and Ayuda for All AFA are not registered with the commission either as a corporation as a partnership. So, double dead na itong Ayuda for All. Una, hindi na nga sila rehistrado sa SEC. Pangalawa, wala pa silang secondary license. Having no registration and as the scheme it employs indicates a possible Ponzi scheme where monies from new investors are used in paying fake profits to prior investors and is designed mainly to favor its top recruiters and prior risk takers and is detrimental to subsequent members in case of scarcity of new investors with more reasons that it cannot be granted a secondary license that would allow it to solicit investments from the public. So tulad yan ang paulit-ulit nating sinasabi, allergic ang Securities and Exchange Commission sa pyramiding at Ponzi scheme. So kapag ang mga companies na inyong sasalihan ay meron nito, meron ganitong ginagamit na schemes, automatic yan na isa yung scam dahil hindi sila bibigyan ng Securities and Exchange Commission secondary license to operate. So to continue, please be reminded that the offering and sale of such securities in the form of investment contracts using the Ponzi scheme is fraudulent and unsustainable and is not a registrable security. The Commission will not issue a permit to offer and sell securities to the public to persons or entities that are engaged in such kind of business or scheme. So kahit pa mag-apply ang Ayuda for All sa SEC na secondary license dahil nga yung kanilang ginagamit ay pyramiding at Ponzi scheme, hindi sila bibigyan ng permit to offer and sell and securities to the public o yung secondary license. Sabi pa, accordingly the commission warns all unscrupulous individuals and or entities that strict penalties are imposed for violations of the Securities Regulation Code, the Revised Corporation Code, and such other laws, rules, and regulations enforced by the Commission. Hence, those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents, or claim to act as such for Iro Joshua Arellano Portugal through Ayuda for All Computer Trading, Ayuda for All AFA, in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by said entity, including solicitations and recruitment through the internet, may be prosecuted and held criminally liable under Section 28 of the SRC and penalized with a maximum of 5 million pesos and penalty of up to 21 years of imprisonment. Malinaw ang paalala ng Securities and Exchange Commission, sabi nila. In view thereof, the public is advised not to invest or stop investing in any investment scheme being offered by Iro Joshua Arellano Portugal through Ayuda for All Computer Trading, Ayuda for All AFA, and exercise caution in dealing with any individuals or group of persons soliciting investments or recruiting investors and on behalf of Iro Joshua Arellano Portugal through Ayuda for All Computer Trading, Ayuda for All.
So, sa panahon ngayon, mga kababayan, magpapasko na, naintindihan natin na may mga kababayan tayo na nagnanais na kumita ng extra. Pero wag po natin ipagkatiwala sa ganitong mga easy money schemes. Dahil nasisiguro ko po na eventually, itatakbo ng mga scammers ang inyong pinaghirapang salapi. Patuloy naman tayong gumagawa ng mga content na ganito, pero hindi talaga naubos-ubos ang mga companies hanggat may mga kababayan tayo na kumakagat na sa ganitong easy money schemes ay patuloy pa rin na maglilipa na at patuloy na magsusulputan ng iba't ibang mga companies hanggat tayo mga Pilipino ay hindi natututo mula sa ating mga experiences mula nga sa pagsali sa ganitong uri ng mga investment scams. So isa itong paalala na ang Apollo Diagnostic Drugstore at ang Ayuda for All ay parehong investment scams tulad ng ating na-content before at ayon na nga rin sa latest na advisory mula sa Securities and Exchange Commission. Kaya wag na po kayo mag-invest sa dalawang kumpanya na ito at kung kayo naman ay nag-invest na, mag-request na kayo ng refund at ipu-pull out na ninyo yung inyong investment money. Or better yet, magpadala po kayo ng demand letter. Magpatulong po kayo sa mga abogado o kaya sa public attorney's office kung paano gumawa ng demand letter para mas maging smooth yung inyong pag-pull out ng inyong investment mula nga sa dalawang scam company na ito. So dito na po natin tatapusin ang ating maiksing update tungkol sa dalawang scam company na binagsakan ng advisory ng Securities and Exchange Commission. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. At suportahan din po ninyo yung ating mga kasama sa United Talino Warriors. Nandyan po ang kanilang mga YouTube channel ipopost natin. Muli, ito po si Neon Mas ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.